Magandang tingnan ang kahihinatnan na napagkasundo ang joint oil exploration kung makakabinipisyo ba sa Pilipinas. Ito ang sinabi ni Lucio Pitlo III, isang research fellow ng Asia-Pacific Pathways to Progress Foundation sa panayam ng SBNN News, lalo na't paubos na anya ang langis na nakukuha sa Malampaya. Alam naman natin na paubos na yung Malampaya, no? At naghahanap tayo ng alternatibong source, no? At karamihan nga ng hydrocarbon reserves natin ay nandito sa kanlurang bahagi ng Palawan o yung West Philippine Sea, no? At yung isa doon sa prospective area na yun ay yung Recto Bank o yung Reed Bank dito sa may particular na isang Pagita Field, no? Na pinaniniwalaan na 3 beses na mas malaki para sa Malampaya in terms of deposits of oil and gas. So kung ang joint development sa pagitan ng Pilipinas at China ay magiging daan, no, para ang Pilipinas ay magkaroon, no, ng panibagong source ng energy, na ako ay maganda siguro tingnan, no, kung ano ang kahinatnan nitong kasunduan na ito. At kung ito ba ay magiging sa kapakinabangan ng ating bayan. Sa isang banda, na intindihan ni Pitlo ang pangamba na posibleng magiging mas malakas pa ang presensya ng China sa teritoryo ng Pilipinas, gaya na lang sa West Philippine Sea, kung matutuloy ang joint oil exploration. Kasi kung magpapasok tayo sa kasunduang yan, magkakaroon na rin na parang stake, oh, or magkakaroon ng legitimacy yung claim ng China dyan sa area na yan, kasi magpapadala sila ng mga survey ships, no, seismic survey ships, no, para nga i-explore yung area na yan. So marine scientific research, no, para sa oil and gas exploration at development work, no. So yung concern na maaring mag-provide din ang China ng civilian coast guard para sa yung law enforcement operation dyan, no, para magbigay ng protection doon sa kanilang maritime scientific research operations, yun ay recognized na concern. So dapat yung dalawang panig pinag-uusapan kung ano yung magiging means and bounds, no, yung parameters ng presensya ng both sides para mapursunga yung joint oil exploration. Na hindi naman nakakakompromiso sa interes ng dalawang panig, no? Nitong April 4, nang inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na magpapatuloy sa buwan ng Mayo ang talakayan sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa joint oil exploration sa West Philippine Sea. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kong mahal, ako si Val Divina Gracia, SMNI News.